dito sa Papa Dudut Stories. Ang buhay daw ay parang isang telenovela. Madrama, maraming twist at maraming mga pagsubok. Kung minsan ay hindi nauubusan ng problema. Kaya naman marami sa ating mga Pilipino ang mahilig manood ng mga drama sa telebisyon dahil sa nakaka-relate tayo. Ngunit paano kung ang buhay mo ay maging tila isang telenovela na ang bida ay palaging kawawa at inaapi? Susuko ka na lang ba? O kagaya ng isang bida, sa huli ay ikaw pa rin ang magwawagi? Dear Papa Dudut, noon pa man ay mahilig na po akong manood ng mga soap opera sa TV. Kahit sa anong channel pa yan, basta nagustuhan ko ang isang soap opera ay nanonood ako. Kumbaga eh hindi ako bias, Papa Dudut. Gusto ko yung madadramang eksena na nakakaiyak. Lalo na yung sa una ay inaapi ang bida tapos sa huli babangon siya at matututong lumaban. Hindi ko naman inakala na ang mga madramang soap opera ay mangyayari rin sa akin sa totoong buhay. Itago mo na lamang po ako sa pangalan na Laura. Nakilala ko ang asawa kong si Jordan noong nagtatrabaho ako sa isang ihawan ng manok. Isang beses ay bumili siya rito. Hindi ko naman siya pinansin kasi sa pagbenta ako nakafocus. Hanggang sa napansin ko na halos araw-araw na siyang bumibili sa tindahan na aking pinagtatrabahuhan. Kinakausap niya ako ng paunti-unti hanggang sa manligaw siya sa akin. Dahil sa nagkagusto na rin ako kay Jordan ay sinagot ko siya, Papa Dudut. Sa unang beses na ipinakilala ko ni Jordan sa pamilya niya, ay doon ko nakita na malayo ang buhay niya sa buhay ko. Medyo mayaman kasi ang pamilya niya. May kalakihan ang bahay nila habang ako ay mula sa mahirap na pamilya. Breadwinner pa ako dahil hindi na maaaring magtrabaho ang tatay ko dahil sa kondisyon ng kalusugan nito. Nang panahon na yon, apat na kapatid ko ang nag-aaral pa. Naramdaman ko rin na hindi ako gusto ng nanay at isang kapatid na babae ni Jordan. Lalo na nang malaman nila ang trabaho ko at hindi ako nakatungtong ng college. Parang ipinamukha pa nila sa akin na hindi ako karapat-dapat kay Jordan ang sabihin ng nanay niya na malapit nang makatapos ng engineering course si Jordan. Wala na pala ang tatay ni Jordan. Matagal nang patay, Papa Dudut. Meron silang isang kasambahay. Hindi ko sinabi kay Jordan ang pinaramdam ng nanay at kapatid niya sa akin at ayokong ako ang pagsimulan ng away nila. At kaya baka isipin ni Jordan na sinisiraan ko ang pamilya niya. Isa pa ay normal lang naman siguro sa isang nanay na maghangad ng magkaroon ng may pagmamalaking kasintahan ng anak nila. Ganon pa man, hindi ako humintong mahalin si Jordan, Papa Dudut. Inisip ko na kung ikakasal man kami ni Jordan ay hindi naman ang nanay at kapatid niya ang aking pakikisamahan kundi si Jordan. Lumipas nga ang ilang taon at mas lalo kong naramdaman na mahal ako ni Jordan. Tinanong na niya ako kung handa na ba akong pakasalan siya at walang pagdadalawang isip akong nag-oo. Nang ipaalam namin ni Jordan sa pamilya niya ang plano naming pagpapakasal, ay naging malaki ang pagtutol ng nanay ni Jordan na si Olivia. Anito ay malapit nang umalis si Jordan papunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. Mag-isa daw muna ito. Pwede naman daw kaming magpakasal kapag nakabalik na ang anak niya o kaya ay nakapagpundar na si Jordan ng bahay at lupa. Mama, gusto ko na may kasal muna kami ni Laura. Bago ko umalis, gusto ko makasigurado na pagbalik ko ay sa akin pa rin siya, ang sabi ni Jordan. Bahala na nga kayo sa buhay ninyo. Nagsasabi lang ako na mas tamang gawin pero minamasama niyo pa yata. Magpakasal kayo kahit bukas, ang inis na wika ni Olivia. Hindi na kami nagpapigil pa ni Jordan, Papa Dudut. Nagpakasal pa rin kami kahit natutol ang nanay niya.
Umatindi naman ang pamilya niya sa aming kasal pero hindi ko nakita na masaya sila. Matapos naming may kasal ni Jordan ay sa bahay nila kami nanirahan. Wala pa kasi kaming sariling bahay pero ang pangako sa akin ni Jordan ay yun agad ang una niyang pag-iipunan kapag nagtrabaho na siya sa ibang bansa. Sinulit namin ni Jordan ang ilang buwan na natitira bago siya umalis ng Pilipinas. Nagbakasyon kami sa isang napakagandang beach resort na nagsilbing honeymoon na rin namin. Nang makabalik kami ay pinagsabihan kami ni Olivia na masyado daw kaming magastos. Kung ang ipinagbakasyon daw namin ay inipon na lang namin ay mas maganda pa. Pero nangatwiran si Jordan na yun lang ang unang beses na gumastos siya ng ganoon para sa aming dalawa. Sa kanin ni Jordan ay regalo niya ang bakasyon na yon sa aming dalawa. Habang palapit ng palapit ang araw ng pag-alis ni Jordan ay hindi ko maiwasan ang malungkot at mangamba. Lungkot kasi kakakasal lang namin pero magkakalayo na kagad kami. Pangamba kasi may iwan ako sa nanay at kapatid niya na alam kong hindi ako gusto bilang asawa ni Jordan. Naisip ko kagad yung mga napapanood ko sa soap opera na kinakawawa yung bidang babae ng biyanan niya kapag wala na ang kanyang asawa. Ayaw ko namang mangyari yon sa akin, Papa Dudut. Napansin ni Jordan ang pagiging balisa ko. Isang gabi ay nakahiga na kami sa kama at patulog na ay kinausap ako ni Jordan. Pansin ko na parang may gumugulo sa isip mo, Laura. Dahil ba sa malapit na akong umalis? Tanong niya sa akin. Oo, nalulungkot ako kasi aalis ka na sa susunod na buwan. Ngayon pa lang ay nami-miss na agad kita, turan ko. After 2 years ay makakapagbakasyon naman ako. Mabilis lang ang 2 taon. Hindi mo namamalayan ay nandito na ulit ako, ang sabi pa ni Jordan. Saka hindi lang ang pag-alis mo ang iniisip ko. Meron pang isa, wika ko. Ano pa yun? Tanong ni Jordan. Kahit meron akong pag-aalinlangan ay sinabi ko kay Jordan na meron akong pakiramdam na hindi ako gusto ng nanay niya at ng kapatid niyang si Jenna. Kapag kasi lumalapit ako sa kanila para makipag-usap ay para lang akong hangin na hindi nila nakikita at minsan naman ay habang nagsasalita pa ako ay umaalis sila bigla. Ang sabi sa akin ni Jordan ay nagkakamali ako ng iniisip. Baka raw na-intimidate lang ako sa nanay at kapatid niya. Ang totoong araw ay kinausap na niya ang 2 noong isang araw at inihabilin na pala ako ni Jordan kina Olivia at Jenna. Ang sabi raw ng nanay niya ay eto na muna ang bahala sa akin habang wala si Jordan. Kaya inassure sa akin ni Jordan na wala akong dapat na ipag-alala sa nanay at kapatid niya. Talagang may dating lang daw na masungit ang 2 pero mababait daw ang mga ito. Kahit papaano ay nakampante ako sa sinabi niyo ni Jordan, Papa Dudut. Kung totoo man ang sinasabi ng nanay niya ay wala naman pala akong dapat na ipag-alala. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Jordan noong nasa bahay pa lamang kami ay ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako iiyak at baka mas lalong mabigat para sa asawa ko ang pag-alis niya. Ngunit iba pala kapag nasa airport ka na at iniahatid mo na ang taong mahal mo. Hindi ko napigilan ang mapaiyak at mapahagulhol. Maging si Jordan ay napaiyak na rin. Bago siya umalis ay niyakap at inalikan niya ako. Nangako siya sa akin na babalik siya at ang pag-alis niya ay para sa aming future. Pag-uwi namin ni na Olivia at Jenna sa bahay nila ay kinausap ako ni Olivia. Hindi pala niya nagustuhan ang pag-iyak ko ng malala sa airport. Hindi ka nahihiya, Laura? Talagang nagdrama ka pa ron? Saka mas lalo mo lang pinapahirapan ang damdamin ng anak ko sa pag-iyak mo. Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo siya sa pag-alis niya dahil sa pag-iinarte mo? Para sa kalaman mo ay wala ka pa sa buhay ni Jordan ay plano na niyang magtrabaho sa ibang bansa. Ang galit na sabi sa akin ni Olivia. Pasensya ka na, Mama. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Saka hindi naman ako nag-iinarte. Totoo pong naiiyak talaga ako kanina kasi alam kong matagal kong hindi makikita ang asawa ko. Paliwanag ko.
ang arte mo pa rin. Kami nga ang dapat na mas maiyak kasi matagal naming nakasama si Jordan kumpara naman sa'yo, ang sabi pa ni Olivia. True yan, mama. Pinagtitinginan kaya siya ng mga tao sa airport. Nakakahiya. Singit pa ni Jenna. Hindi na lamang ako nakipagtalo at sumagot pa, Papa Dudut. Alam ko kasi na hindi ako mananalo kay Olivia kung ang tingin niya sa pag-iyak ko ay pag-iinarte. Sinabi ko sa aking sarili na dahil sa wala na si Jordan at nasa malayo na siya ay gagawin ko ang lahat para makisama sa pamilya niya, para magkakasundo kaming lahat. Kahit merong kasambahay sina Olivia ay kumilos pa rin ako sa bahay. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay dahil ayokong masabihan na tamad ako. Nang makita nina Olivia na ganoon ang ginagawa ko ay parang nagkaroon sila ng lakas ng loob upang utusan ako, Papa Dudut. Lalo na si Jenna na mahilig lumabas kaya kapag may damit siyang marumi at kailangan niyang suotin ay agad niya yung pinapalaba at pinapaplansya sa akin. Wala namang kaso sa akin ang ganoon kasi sinanay din kami ng nanay namin noon sa mga gawaing bahay. Saka gusto ko rin talaga na meron akong ginagawa kesa wala para walang masabi sa akin ang pamilya ni Jordan. Kahit papaano naman ay naiibsa ng pangungulila ko kay Jordan kapag nakakausap ko siya sa video call gamit ang cellphone ko. Tuwing break time niya sa trabaho kami nagkakausap. At dahil sa magkaiba kami ng oras ay napupuyat ako madalas para lamang makausap siya. Hindi rin problema ang internet dahil merong wifi sa bahay ni na Olivia. Kahit na hindi ako mag-load para sa data ay pwede kong maka-video call pa rin si Jordan. Nang tanungin ako ni Jordan kung kumusta naman ang pagtrato ni na Olivia sa akin, ay sinabi ko na ayos naman kami. Ang sabi ko pa ay nagkamali nga ako ng tingin sa nanay at kapatid niya kasi mababait pala talaga ang mga ito. Hindi ko na sinabi sa kanila na madalas akong pagalitan ni Olivia sa kaunting pagkakamali ko o kapag hindi ko kagad nagawa ang utos niya. Ayoko kasi na mag-isip pa si Jordan at mag-alala sa akin. Mahirap yon para sa isang tao na nasa malayo. Baka kapag nalaman niya na hindi ako komportable sa bahay ng nanay niya ay bigla pa siyang umuwi. Alam ko na kapag nangyari yon ay magagalit lalo sa akin si Olivia at ako pa ang sisisihin niya. Kung ako lang sana ang papipiliin ay mas gugustuhin ko na lamang na sa bahay namin ako manatili habang nasa ibang bansa si Jordan. At least sa amin ay mas komportable akong kumilos. Sa bahay kasi nina Olivia ay dinumero ang aking kilos. Ingat na ingat ako na makagawa ng kamalian. Pero dahil sa ang gusto ni Jordan ay nasa poder ako ng pamilya niya. At kung saan niya ako iniwan ay doon din niya ako dapat madatnan. Ay nagtiis na lamang ako, Papa Dudut. Palagi kong iniisip ang sinasabi ni Jordan na mabilis lamang ang 2 taon at magugulat na lamang ako at magkasama na kami ulit. Puro mga positibong bagay lang ang sinasabi ko kay Jordan para mas ma-inspire siya na magtrabaho. Nalungkot pa nga siya na sana raw ay nabuntis muna niya ako bago siya umalis. Ang sabi ko naman ay mas okay ngayon na hindi ako nabuntis. Maganda kasi na kapag buntis ako ay nasa tabi ko siya para masubaybayan niya ang lahat hanggang sa mga anak ko sa aming anak. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong ipinaramdam sa akin ni na Olivia na hindi nila ako gusto, Papa Dudut. Kakausapin lang nila ako kapag meron silang iuutos o kaya ay papagalitan ako. Kahit na anong pilit ko na ilapit ang sarili ko kina Olivia at Jenna ay talagang sila na ang lumalayo. Mabuti na lang din at meron silang kasambahay kasi siya lang ang palagi kong nakakausap. Kung wala siguro siya ay baka napanisa na ako ng laway. Isang taon na si Jordan sa pagtatrabaho sa ibang bansa nang isang sorpresa ang aking natanggap isang umaga. Habang natutulog ako ay may biglang gumising sa akin. Pagmulat ko ay nakita ko ang nakangiting si Jordan habang nakatingin sa akin. Akala ko ay nananaginip lamang ako pero nang tawagin niya ang pangalan ko ay napaiyak ako sa sobrang saya kasi na-realize ko na hindi yon isang panaginip, Papa Dudut.
Yun pala ay pinayagan siyang magbakasyon pero 1 week lang. Grinab na yun ni Jordan dahil miss na niya ako at gusto na niya akong makita. Hindi niya sinabi sa akin dahil gusto niya akong isurprise. Isang araw lang na nagpahinga si Jordan at inaya niya kagad ako na magpunta kami sa Baguio ng 3 araw. Talagang sinulit ni Jordan ang napakaikling bakasyon na yon sa Pilipinas na kasama ko. Second honeymoon na raw namin yon. After ng bakasyon namin ay sa bahay na lamang siya para naman magkaroon siya ng time sa aming lahat, lalo na sa nanay at kapatid niya. Inabot pa ng Christmas si Jordan kaya napakasaya ko kasi nakasama ko siya sa importanteng araw na yon. Binigyan pa niya ako ng regalo na mamahaling relo na noong una ay parang hindi ko pa matanggap kasi alam ko kung gaano yon kamahal. Ibinigay niya yon sa akin habang nagnonoche buena kami kaya nakita yon ni na Olivia at Jenna. Han, hindi mo na dapat ako binigyan ng ganitong kamahal na regalo. Hindi naman ako mahilig sa mamahaling gamit. Alam mo yan, ang sabi ko kay Jordan. Alam ko pero bilang asawa mo, gusto kitang bigyan ng mga ganyang bagay kasi deserve mo yan, Han. Turan sa akin ni Jordan. Huwag ka na nga mag-inarte, Laura. Ikaw na nga itong binigyan ni Kuya. Parang hindi ka marunong mag-appreciate, ang sabi pa ni Jenna. Napahiya ako sa sinabi niyo ni Jenna, kaya tinanggap ko na ang relo at nagpasalamat kay Jordan. Napakabilis lang ng 1 linggo, Papa Dudot, nang umalis si Jordan ay hindi na ako sumama sa paghatid sa kanya sa airport kasi alam ko na maiiyak ulit ako. Ayoko nang magalit na naman sina Olivia sa akin kapag umiyak ako sa airport kaya hinayaan ko na lamang na silang maghatid sa aking asawa. Nang makipag-video call sa akin si Jordan ay sinabi niya na nagtatampo siya sa akin kasi hindi ko siya inihatid. Inuna ko pa raw ang mga gawaing bahay kesa sa kanya gayong merong kaming kasambahay. Nagtaka ko kasi sinabi ko sa kanya bago siya umalis na hindi ko kayang makitang umalis siya kasi maiiyak lamang ako. Aniya, sinabi ng mama niya na tambak daw ang labahan at yun daw ang dahilan kung bakit hindi ako sumama sa paghahatid sa kanya. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Olivia ang mga sinabi niya kay Jordan pero hindi yun ang dahilan kung bakit hindi ko maihatid sa airport si Jordan, Papa Dudut. Napakababaw na dahilan naman noon. Ipinaliwanag ko naman kay Jordan na hindi yun ang dahilan at naunawaan naman niya ako. Habang nasa ibang bansa si Jordan ay pumasok na ang pandemic, Papa Dudut. Dahil sa nabawasan ang araw ng pagpasok niya ay nabawasan din ang perang ipinapadala niya sa amin. Nang panahon na yon ay nagpapadala na siya sa akin ng pera para sa aming bibilhin na lupa kung saan ay itatayo ang sarili naming bahay. Kapag nagpapadala siya ay tinatago ko yon sa isang safe box na pinabili sa akin ni Jordan bago mag-pandemic. Kinailangan na rin alisin ang kasambahay ni na Olivia upang makatipid sila. Alam ko na kaagad ang mangyayari pagkatapos nun. Mag-isa na akong gagawa ng mga gawaing bahay. Pero ayos lang yon. Naintindihan ko kung bakit kailangang tanggalin ang kasambahay. Ako rin ang pinakuha nila ng quarantine pass. Kaya ako lang ang pwedeng lumabas ng bahay para bumili ng mga bagay na kailangan sa bahay. Malayo ang palengke at grocery store kaya kailangan ko pang sumakay ng tricycle. Isang tricycle driver ang nasasaktuhan kong palagi kong nasasakyan. Si Miguel. Binata siya kaya kinontrata ko na siya lang ang susundo sa akin sa bahay at maghahatid kapag kailangan kong mamalengke at maggrocery. Hindi ko naman alam na napansin pala ni na Olivia at Jenna na isang tricycle driver lang ang palagi naghahatid sa akin sa bahay at sumusundo. Kaya kinuha ko na rin ang cellphone number niya para makontak ko siya kaagad kapag kailangan ko ang serbisyo niya. Isang araw galing ako mula sa palengke nang harangin ako ni na Olivia sa may sala. Kilala ko yung palagi naghahatid at sumusundo sa iyo, ha, si Miguel yon, hindi ba? Bakit siya yata ang palaging sinasakyan mo, Laura? May pagdududang tanong ni Olivia. Kinontrata ko na po siya, mama. Ang hirap po kasi na sumakay ngayon ng tricycle. Tapos yung iba, ang laki pang maningil, paliwanag ko. Ganon ba? Parang hindi lang kasi magandang tignan. Pero sige lang,
kung saan ka makakatipid ay gawin mo. At saka inilipat ko na pala sa kwarto ko yung safe box ni Jordan. Ibibigay mo sa akin ang code nun ha, ang sabi pa ni Olivia. Pero mama, ang sabi ni Jordan, ayoko maghahawak ng safe box kasi nandun ang pera para sa lupa na balak naming bilhin pag uwi niya, ang sabi ko. Kung makapagsalita ka naman ay parang babawasan ko ang perang yun. Wala lang akong tiwala sa iyo at baka kung saan mo gamitin ang pera ng anak ko, wika pa ni Olivia. Upang hindi na humaba pa ang diskusyon ay ibinigay ko na lamang kay Olivia ang code ng safe box. Sabi pa niya kapag nagpadala ng pera si Jordan sa akin na para sa lupa ay idiretso ko sa kanya at siya na maglalagay sa safe box. Isang araw may naramdaman akong iba sa katawan ko. Nung una'y wala akong ganang kumain tapos makalipas ang ilang araw ay bigla akong tumakaw. Sunod-sunod din ang pagranas ko ng morning sickness. Napansin niyo ni Jenna at sinabi nito kay Olivia ang nangyari sa akin. Kinausap ako ni Olivia at sinabi niya na baka buntis ako. Ang akala ko ay matutuwa siya pero pagdududa pa ang natanggap ko. Paano ka mabubuntis eh wala rito si Jordan? Tanong ni Olivia. May nangyari po sa amin ni Jordan noong nasa Baguio kami, ang nahihiya kong tugon. Magpa-check up ka para makasigurado. Pero huwag kang aasa, nasasamahan ka namin. Wala kaming pass para makalabas, ang sabi pa ni Olivia. Kahit alam ko na hindi safe ang magpunta sa ospital ng time na yon ay ginawa ko pa rin, Papa Dudut. At doon ay nakumpirma na 3 buwan na pala akong buntis. Sakto sa buwan na huling may nangyari sa amin ni Jordan. Napakasaya ko kasi sa wakas ay nagbunga na ang aming pagmamahalan ng aking asawa. Nang umuwi ako sa bahay ay masaya kong ibinalita kina Olivia na buntis ako. Napansin ko na hindi sila natuwa pero hindi ko na yun binigyan pa ng pansin kasi mas importante sa akin ang napakagandang balita na buntis ako. Nang makipag-video call ako kay Jordan ay agad kong sinabi sa kanya na buntis ako. At sa sobrang saya niya ay naiyak siya, Papa Dudut. Nang hinayang nga lang ako kasi wala siya sa tabi ko ng oras na yon. Nangako naman si Jordan sa akin na kapag malapit na akong manganak ay pipilitin niyang makauwi. Sana raw ay payagan na ang pag-uwi sa Pilipinas ng time na malapit na akong manganak. Nasabi rin sa akin ni Jordan na ibinigay ko pala kay Olivia ang safe box. Si Olivia raw ang nagsabi sa kanya. Sasabihin ko sana na hindi ko ibinigay at si Olivia ang kumuha pero hindi ko na lamang sinabi yon. Sa tingin ko kasi ay hindi naman importante kung sino ang may hawak ng safe box. Ang sabi ko na lang ay mas mabuti kung ang mama niya ang magtago noon kesa sa akin. Hindi naging madali sa akin ang naging pagbubuntis ko, Papa Dudut. Kahit kasi buntis na ako ay ako pa rin ang mag-isang gumagawa sa mga gawaing bahay. Kinausap ko na si Olivia na baka pwede nila akong tulungan ni Jenna sa mga kailangang gawin sa bahay. Pero naggalit pa siya sa akin. Matanda na ako, Laura. Tapos gusto mo pa akong pakilusin? Si Jenna nag-aaral. Alam mo ba na ang hirap ng pag-a-adjust ng anak ko sa school dahil online na sila ngayon? Ano bang ikakatwiran mo sa gusto mong mangyari? Kasi buntis ka? Mataas ang boses na sabi pa ni Olivia. Medyo nahihirapan na po kasi ako na kumilos kasi lumalaki na po ang tiyan ko, paliwanag ko. Ang arte mo talaga, Laura. Ako nga nung ipinagbubuntis ko si Jordan ay nagigib pa ako ng tubig. Alam mo, kailangan mong kumilos-kilos para hindi ka mahirapan sa panganganak mo, lalo na at first baby mo yan. Feeling mo naman ay anak mayaman ka? Saka hindi nga kami sigurado kung kay Jordan nga talaga yung pinagbubuntis mo. Walang prenong sabi ni Olivia. Kaya kong tanggapin ang mga sinabi ni Olivia noong una pero ang huli niyang sinabi ay hindi. Hindi ako makapaniwala na masasabi niya yon, Papa Dudut. Ano pang sabi mo, Mama? Hindi kayo sigurado kung si Jordan ang ama ng batang dinadala ko? Paano niyo po nasasabi yan? Ang nagdadamdam kong tanong. Aba, malay ko ba kung may relasyon kayo nung tricycle driver? Hindi ko alam, saka joke lang naman yon. Huwag kang masyadong seryoso dyan.
Pagkasabi noon ni Olivia ay umalis na siya na parang bigla akong iniwasan. Alam ko na hindi joke ang sinabi ni Olivia. Alam ko na nagdududa siya na may nangyayari sa amin ng tricycle driver na si Miguel. Kahit ang katotohanan ay wala naman. Kaya ako na ang umiwas kay Miguel. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya kokontrahin. At sinabi ko na lamang na may ibang tricycle driver na akong kausap na nirekomenda sa akin ni Olivia. Intindihan naman yun ni Miguel kaya simula noon ay hindi na ako sumakay sa tricycle niya. Wala akong kalam-alam na ikinuwento na pala ni Olivia kay Jordan ang tungkol kay Miguel. Hindi ko pa yon malalaman kung hindi sinabi sa akin ni Jordan habang magka-video call kami. Ang sabi sa akin ni Mama ay nagiging malapit na kayo ni Miguel, yung tricycle driver na palaging nagsusundo at hatid sa iyo kapag lumalabas ka, Laura. Magsabi ka nga sa akin ng totoo? May relasyon ba kayo ni Miguel? Diretsong tanong ni Jordan. Wala, mabilis kong sagot. Ako ba talaga ang ama ng batang pinagbubuntis mo? Tanong niya. Hindi ko maiwasang maluha sa tanong ni Jordan, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na maging siya ay nagdududa kung siya ba talaga ang nakabuntis sa akin. Masakit para sa akin na mapagbintangan sa bagay na hindi ko ginawa. Kahit naman sinong asawa ay ganon ang mararamdaman kagaya ko. Jordan, sigurado ko na ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Alam ng Diyos na ikaw lang ang lalaking nakasiping ko. Isa pa isakto sa buwan na huling may nangyari sa atin ang bilang ng buwan ng aking pagbubuntis. Naniniwala ka ba sa sinabi ng mama mo sa iyo? Ang sabi ko habang lumuluha. Ewan ko, hindi ko na alam ang iisipin ko. Ang sabi sa akin ni mama ay baka raw matagal na kayong magkakilala ni Miguel. Ang nalilitong wika pa ni Jordan. Sinabi ko kay Jordan na siya ang mas nakakakilala sa akin. At alam niya na hindi ko siya magagawang lokohin dahil mahal na mahal ko siya. Sinabi ko rin sa kanya na umiwas na ako kay Miguel dahil wala naman kaming relasyon at yun ang tingin ni Olivia sa amin. Ang sabi ni Jordan ay may tiwala siya sa akin pero hindi na niya alam kung ano ang papaniwalaan niya lalo na at malayo siya at hindi niya nakikita ang mga nangyayari habang wala siya sa tabi ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ko ang pagdududa ni Jordan sa akin. Sa paglipas ng mga buwan ay mas lalo akong pinahirapan ni na Olivia. Kahit ang communication namin ni Jordan ay naapektuhan na rin. Isang araw kasi nagtaka ko kung bakit hindi na ako makakonect sa wifi sa bahay. Nagre-request na yon ng password. Nang ilagay ko ang alam kong password ay wrong password ng palaging lumalabas. Oras pa naman yon ng pakikipag-usap ko kay Jordan at alam ko na malulungkot ang asawa ko kapag hindi ko siya nakausap. Kaya kahit gabing-gabi na at alam kong tulog na si Olivia ay kinatok pa rin siya sa kwarto niya. Nagalit siya sa akin kasi alam ko naman daw na tulog na siya at nangiistorbo pa ako. Itatanong ko lang po sana kung binago ninyo ang password ng wifi. Ang nahihiya kong tanong. Talagang inabala mo ang tulog ko dahil lang sa password ng wifi? Oo, binago na namin ni Jenna dahil kailangan bawasan ang nakakonek kasi kailangan ni Jenna ng mabilis na connection sa online school niya. Dapat ko pa bang ipaliwanag sa'yo ng mas mabuti, Laura? Turan pa ni Olivia. Pero kailangan ko po ng internet kapag nakikipag-usap ako kay Jordan. Kagaya po ngayon na oras namin ni Jordan para makapag-video call. Ang sabi ko. Eh di magpa-load ka. Pati ba naman yung pang-internet mo ay problema ko pa? Hindi yun pinapabagal mo pang internet dito sa bahay kasi nakakonek ka. Saka pwede ba? Hayaan mo namang magamit ni Jordan sa pagpapahinga ang break time niya kesa sa makipag-usap sa'yo. Inis na turan pa ni Olivia. Hindi ko na pinilit pang alamin kung ano ang bagong password ng wifi dahil alam ko na kahit na anong gawin ko ay hindi yon sasabihin sa akin ni Olivia. Hindi rin naman ako tanga para hindi malaman na hindi nakakabagal ng sobra na tatlo lamang kaming nakakonek sa wifi sa bahay. Saka gabing-gabi na kapag nag-uusap kami ni Jordan at hindi nag-aaral ng ganong oras si Jenna. Sadyang ayaw lang talaga ni Olivia na kumonek pa ako sa wifi nila.
Wala akong load ng time na yon at may curfew pa kaya hindi na ako nakalabas pa ng bahay upang makapagpa-load papadudot. Kaya nang gabing yon ay hindi na kami nakapag-usap pa ni Jordan. Kinabukasan ng umaga ay agad ako nagpa-load para kapag oras na ng pag-uusap namin ni Jordan ay may data na ako. Pero nagtaka ako kasi kahit online si Jordan at alam kong break time niya ay hindi niya sinasagot ang tawag ko. Inisip ko na lamang na baka may ginagawa siya. Pero ilang gabi pang lumipas na hindi ako kinakausap ni Jordan. Kahit ang mga chat ko sa kanya ay sinisin na lamang niya. Pero wala akong reply na nakukuha mula sa kanya. Doon ako nag-alala. Nakaramdam ako na merong mali na nangyayari at iyon ang kailangan kong malaman. Isang araw habang abala ko sa paghuhugas ng mga pinagkainan, ay lumapit sa akin si Jenna. Akala ko ay meron siyang iuutos pero kakausapin lang pala niya ako tungkol kay Miguel. Bakit hindi ko na yata nakikitang sinusundo ka ni Miguel kapag lalabas ka? Tanong ni Jenna. Hindi na siya nakakontrata sa akin. Matipid kong sagot. Siguro nakikita pa kayo pero palihim no? Isumbong kaya kita kay Kuya Jordan. May pananakot na wika niya. Jenna, hindi totoo yung sinasabi mo. Walang namamagitan sa amin ni Miguel at hindi ko magagawang lokohin ang kuya mo. Teka, may mga sinasabi ba kayo kay Jordan tungkol sa akin kaya hindi na niya ako kinakausap? Medyo hindi na ako nakapagpigil sa pagkakataong yon. Meron pero lahat ng sinasabi namin ni Mama kay Kuya ang mga nakikita namin. Saka alam mo ba na may nakapagsabi kay Mama na nakita kayo ni Miguel na magkasama sa palengke? Nakaakbay pang araw siya sa iyo. Ang sweet naman ng tatay ng anak mo, ang nakakalokang sabi ni Jenna. Hindi na ako binigyan pa ni Jenna ng chance na itanggi ang sinasabi niya na isang kasinungalingan kasi mabilis siyang umalis. Hindi ko alam kung gawa-gawa lang ba niya ang sinasabi niya o baka nagsisinungaling ang kung sino mang nagkwento noon kay Olivia. Hindi ko na nga nakikita si Miguel kaya paanong mangyayari na magkasama kami sa palengke. Ang nakakalungkot pa ay talagang kumbinsido sina Jenna na si Miguel ang tatay ng dinadala ko ng panahon na yon. Mas lalo akong kinabahan kasi kapag nakarating kay Jordan ang kasinungalingan na yon ay baka maniwala pa siya. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Jordan isang gabi. Siya nang tumawag sa akin at napansin ko kagad na hindi maganda ang mood niya. Seryosong mukha niya at ibang iba. Sa mga nakaraang video call naming dalawa na nakangiti agad ang bungad niya sa akin. Doon na niya sinabi sa akin na nakarating na sa kanya na nakikipagkita pa rin ako kay Miguel. Han, walang katotohanan yon. Hindi totoo na nagkikita pa kami ni Miguel. Kahit na ilang ulit mo kong tanungin, paulit-ulit ko rin sasabihin sa iyo na wala kaming relasyon. Halos naiiyak na ako. So, ang gusto mong sabihin ay sinungaling si Mama, Laura? Kilala ko si Mama, hindi siya sinungaling na tao. Pinalaki niya kami na maging totoo sa aming mga sinasabi, ang wika pa ni Jordan. Hindi ko na alam ang gagawin ko para paniwalaan mo ako, Jordan. Sana bago ka maniwala sa mga sinasabi sa iyo, ay tinatanong mo muna ako kung totoo ba yun o hindi. Sa bagay, ano bang laban ko sa nanay mo? Asawa mo lang naman ako. Mas matagal mo siyang nakilala kaya siya ang mas papaniwalaan mo. Malungkot kong sabi. Alam mo, nagmumukha ka ng pa-victim. Baka nga totoo na si Miguel ang tatay ng pinagbubuntis mo. Galit na sigaw ni Jordan sa akin at ined na niya ang video call. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman kong sakit sa mga sinabi ni Jordan sa akin, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na pinapaniwalaan niya ang mga sinasabi ni na Olivia at Jenna sa kanya. Pakiramdam ko tuloy ay wala na akong kakampi sa bahay na yon. Kaya naman ng gabing yon ay nag-decide na akong aalis na ako kinabukasan. Nag-chat ako kay Jordan at sinabi ko na uuwi na lamang muna ako sa amin kasi nahihirapan na ako sa mga kasama ko sa bahay. Kinabukasan ay nag-impake na ako at nagpaalam kina Olivia. Hindi naman nila ako pinigilan kasi alam ko na yon ang gusto nilang mangyari. Mas naging maayos ang buhay ko nang umuwi na kami sa bahay namin. Hindi man malaki ang aming bahay at wala akong sariling kwarto ay mas okay yon sa akin. Kasi napapaligiran ako ng mga taong mahal ako
at hindi ako gagawa ng kwento. Tatlong araw pa lamang ako sa aming bahay nang biglang tumawag si Jordan sa akin. Ang akala ko pa nga ay pababalikin na niya ako sa kanila pero ibang bagay pala ang sasabihin niya kaya niya ako tinawagan. Nasaan na yung pera para sa lupa? Galit na tanong ni Jordan. Nasa nanay mo? Hindi ba nasa kanyang safe box? Siya na nagtatago nun, ang nagtataka kong sagot. Ang sabi ni Mama, pagtingin niya sa safe box ay wala nang laman. Si Mama at ikaw lang naman ang nakakalam ng code nun, Laura. Kaya ilabas mo na kung nasaan ang pera. Turan pa ni Jordan. Jordan, wala akong kinukuhang pera. Umalis ako sa bahay ng nanay mo na mga gamit ko lang ang dala ko. Hindi ko pag-iinteresan ang pera mo, sagot ko. Kung hindi lang kita asawa, ipapapulis talaga kita, banta pa ni Jordan. Bakit hindi mo gawin? Sige, ipapulis mo ako para magkaroon ng imbestigasyon, para mapahiya ka at ang pamilya mo sa pagbibintang na ninakaw ko ang perang yon. Ang tindi rin talaga ng nanay mo, wala na nga ako sa bahay ninyo, sinisiraan niya pa rin ako. Ako na nga ang nagpakalayong layo, pero hindi pa rin pala siya tapos sa paggawa ng kwento tungkol sa akin, ang sabi ko. Hindi na talaga ako nakapagpigil pa sa pagkakataon na yon. Sumabog na ang emosyon na matagal ko nang tinitimpi, Papa Dudut. Hindi naging maganda ang pag-uusap namin na yon ni Jordan. Kumbinsido pa rin siya na ako ang kumuha ng pera. Inungkat pa niya si Miguel at baka raw gagamitin namin ni Miguel ang pera para sa kung anong bagay. Ngunit ang talagang nasaktan ako ay nang sabihin niya na sigurado na siya na hindi siya ang ama ng batang dinadala ko. Masakit man sa akin ay sinabi ko sa kanya na kung iyon ang pinapaniwalaan niya ay huwag na lang niyang kilalaning anak ang nasa sinapupunan ko. Ang sabi ko pa ay kaya kong palakihin ng mag-isa ang aking anak. At bago matapos ang pag-uusap namin ni Jordan ay nakipaghiwalay na siya sa akin. Nagkamali raw siya sa pagkakakilala sa akin. Sana raw ay nakinig siya sa nanay niya nang sabihin ito na huwag muna kaming magpakasal. Masakit man ang nangyari ay hindi ko hinayaan na panghinaan ako ng loob. Sa ganong pagkakataon ay mas kailangan kong maging malakas at matatag. Nanganak ako ng walang inaasahan mula kay Jordan, isang malusog na baby girl ang naging anak ko, Papa Dudut. Hindi maitatanggi na anak yun ni Jordan dahil kamukhang kamukha niyang baby namin. Tinanggap ko na lamang na magiging single parent ako. Makalipas ang isang taon ay nakita ko sa Facebook ni Jordan na nakauwi na pala siya at matagal-tagal ang bakasyon niya. Hindi na rin ako nagulat nang malaman ko na meron na siyang bagong girlfriend. Kaya tinanggap ko na rin na hindi na kami magkakabalikan pa ni Jordan. Isang araw ay nagulat ako nang bumisita si Jordan sa bahay kasama si Olivia. Anong ginagawa mo dito? Kung manggugulo kayo at hahanapin ninyo sa akin ng perang hindi ko ninakaw ay makakaalis na kayo. Pagtataboy ko sa kanila. Gusto kong ipa-DNA test ang anak mo, Laura. Gusto kong malaman kung anak ko ba talaga siya, ang sabi pa ni Jordan. Ang akala ko ba naniniwala ka sa sinabi ng nanay mo na iba ang tatay ng anak ko? Bakit bigla ka nagkaroon ng pagdududa? Nakakaloko kong tanong kay Jordan. Ipinilit ni Jordan na gusto lang niyang malaman ang katotohanan. Pumayag ako na ipa-DNA test nila ang anak ko, Papa Dudut. Naisip ko kasi na pagkakataon ko na yon para linisin ang aking pangalan na hindi ako nakipagrelasyon kay Miguel o sa kahit na sinong lalaki noong nasa ibang bansa si Jordan. Lumabas sa resulta ng DNA test na anak ni Jordan ang anak ko. Noong ko lang nakita si Jordan na umiyak ng matindi, alam ko na para siyang sinampal nang lumabas ang katotohanan. Panayang hingi niya ng sorry sa akin. Si Olivia ay naging matigas pa rin at kahit labas sa ilong na sorry ay wala akong narinig sa kanya. Ang gusto ni Jordan ay makipagbalikan sa akin pero dahil sa mga nangyari ay nawala na ang pagmamahal ko sa kanya. Ang sabi ko na lamang ay mag-focus na lamang siya sa girlfriend niya at dahil sa napatunayan ko ng anak niya ang anak ko ay hiniling ko na magsustento siya na agad niyang sinang-ayunan. Naging mabuting provider naman si Jordan sa anak namin, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay hindi siya pumapalya sa pagsustento sa anak namin at ipinagpapasalamat ko naman yon. Tanggap ko na rin na hindi na kami magkakabalikan ni Jordan. Sinira na kasi ng kasinungalingan at kawalan ng tiwala ang aming pagmamahalan.
Ngayon ay wala akong ibang iniisip kundi ang future ng aking anak. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko kaya pinangako ko. Nagagawin ko ang lahat para walang makapanakit sa kanya. Dito ko na po pala tatapusin ang aking napakadramang kwento, Papa Dudut. Alam ko na parang eksena sa isang soap opera ang nangyari sa akin pero kahit papaano ay proud pa rin ako sa aking sarili kasi hindi ako gumante. Ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Alam ko naman na nakita niya ang lahat ng nangyari at tanging siya lamang at ako ang nakakaalam na malinis ang aking konsensya. Muli maraming salamat Papa Dudut at nakasubscribe na po ako sa mga YouTube channels mo. Ang Kaistorya, ang Papa Dudut Family at syempre ang YouTube channel po ninyo na Papa Dudut. Lubos na gumagalang Laura. Kagaya ng isang telenovela, hindi nagwawagi ang kasamaan. Kaya kung alam mo sa iyong sarili na wala kang ginagawang masama at mali ay hindi ka dapat na matakot. Maaring ngayon ay nahihirapan ka ngunit darating din ang araw na maintindihan mo kung bakit ka nahihirapan sa kasalukuyan. Minsan ay kailangan muna tayong dumaan sa napakaraming pagsubok para makita natin ang ating lakas at tunay na kakayahan. At para naman sa mga mag-asawa, maaaring mas matagal ninyong nakasama ang inyong pamilya. Ngunit hindi rin naman masama na makinig ka muna sa paliwanag ng iyong pinakasalan sa mga bagay na narinig mo sa kanya tungkol sa ibang tao. Pag-usapan ninyo ang problema at huwag basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba lalo na kung ito ay walang basihan. Tandaan natin na ang salita ay makapangyarihan. Ito ay nakakasugat. At nag-iiwan ng sakit na hindi mawawala habang buhay. At ang mga salitang nabitawa na ay hindi na kayang bawiin pa. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa mga subscribers natin. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.